just stick together. Kung maganda yung early, at least hindi sila mauhusan sa early game. Normal yung first few minutes natin. They're gonna be A-OK sa mid game. Again, this is game number 5. Kung ikaw ay part ng Hive, ito na ang chance para maging kampiyon. At kung ikaw naman ang agent, lahat ng suporta kailangan mo nang ibigay para sa blacklist. Sinsui Instincts with the Popol and Koopa. Ito ba ang key? Renny J na din ang setup, pero binabantayan si Kyle. Okay, alam ni Kyle. Kita niya si Renny J. Kaya parang ano muna, more on a face check lang. Binate niya if ever na doon na dadaan dito si Renny J. So probably ay magiging tahimik na naman na early to mid game para sa dalawa. Depende lang kung may mga bigla ang setup play. As I remember, nung season 6, Blacklist organization din ang nagbigay nitong spotlight sa Popol and Koopa. Tama. Utilizing the push ability with the objectives. Now changing things up. Pwede mong i-combo yung heavy spin doon sa knock-up mo this time. And ito yung sinasabing abangan ng mga heroes na bago sa paningin natin. Ito nakita natin yung emblem. Ano ang something unusual, Wolf? I guess parang wala naman. Ruby with a Brave Smite, this is pretty standard. Pero naka-pull yourself together siya. Usually, yung pull yourself together or yung pangtanggal ng cooldown, ginagamit siya sa mga, yung malaki talaga yung cooldown kasi percent-based siya eh. So, para mas malaking impact. So, ito lang yung siguro kakaiba. Pero but Kyle Decimate First Blood! Sinama natin ngayon ni Haji, Kyle boy pa rin. And on to you, Kyle will just run away. Mortal coiling out. Kyle Dizzy. Napakaagang First Blood na naman. So, magandang pagpasok doon para sa AP Bren. Pero makikita natin for Blacklist International, lalo-lalo na si Sinsui, nakapwesto at mauuna dito sa may Turtle Pit. Okay. Sino nga may makakuha? Makukuha yan ni Sinsui Instincts dahil wala din, of course, ang retry holder ng AP Bren. So, kahit nakakuha ng kill kay Renny J, yung AP Bren doon sa may gitna, napalow din naman doon si Kaltizi. That means na AP Bren will have to forfeit yung Lord. Yun naman yung maganda din sa ginawa ng Blacklist. Surely, nawalan sila ng isang roamer, pero hindi ganun kahalaga yung ganun death kay Renny J. Mas masaya pa nga sila dahil nakuha nila yung turtle because of that. So, talagang kinalculate dito ng Blacklist kung ano nga ba talagang magiging mas maganda para sa kanila makapantay. Ito, exciting yung mga laban sa top lane. Oh, ay, grabe. Oh! Wow! Agent Zero dodging. Ganda. The sweep coming out from Blacklist. Pero dito, magkakakitaan na naman yata. Pero more on bantay lang muna. O nga pala, kailangan muna ng antayin na tumaba dito si Sinsui. Okay, susubok sila ngayon, Sinsui. Binato ngayon. Ayon yung heavy spin na meron na setup si Renny J. Na doon si Haji. Setup town is real. Blacklist International taking 2 down. Ito na naman yung synchronization skills na sinasabi natin. At naramdaman na yata ni Super Marco na delikado siya sa may bottom lane kaya makakuha ng outer turret energy shield. At pwede ba diretso yung tore? Basag nga talaga to. Libreng gold. Kaya na Oheb dito. Meron ng dalawang Legion Sword itong si Sinsui. Masakit-sakit na yung damage. At nakita nyo naman kung gaano kabilis sila napatumba doon si Kyle. Kyle opting to go for the build nung ginawa nyo kanina, which is Fury Hammer sa muna. Kaya medyo malambot. At all due fairness, ang ganda nung kill nila doon kay Kaltizi. Kasi ngayon talagang nag-snowball itong si Sinsui. Oh, ano to? Damage type, no? Damage type na jungler. Oo nga, parang ano sila dito, parang double marksman. Double MM, Double MM. Ang kinaganda pa dito sa Popol and Koopa, meron kasi crowd control din to. Yep. Tsaka merong front, medyo mahirap dito para sa'yo ng AP Bren. Napasukin anytime. Kaya naman lumobo, 4 minutes pa lang tayo, 2.1k gold lead na agad. Medyo makate ang Chicho Dog na yan kapag na-free hit ka. Oo. Masakit. Makikita natin. At yung kagandahan dito kasi meron silang mga traps, so yung vision ng Blacklist mataas. Oo nga pala, pang vision nga din pala yung mga trap. Yeah. Kaya bawal ka mabitag sa trap. Okay. Habang sisimula na naman dito ang Turtle Team Fight. Subok na naman kayo si Renny J. Agad ang combo with the Benedetta with the MSD na din. At ngayon si Sinsui pa rin ang makakakuha ng Retribution win. Recalls coming out from Blacklist. At habang nagre-recall si Renny J, ito na narinig niya kanyang mga kakampi before. Sisigaw lang niya, baka Renny J ito. Napakagandang pag-zone kanina against Kyle TZ. Wow! At even si Oheb nabibigyan na ng space. Ang tindi nun ha, yung combo nung Edward Renny J connection, yung final blow hanggang dun sa heavy spin. Lahat ng damage ay nasa low ng AP Bren. Ang ganda nung Electro Fire Blow na angulo dun. Coming out from
Edward. Sila naman ang ngayon mag-go. Set up is 3. Plus, syempre, yung heavy crossbows. Ikaw, this Super Michael! Ang pagbawi ng AB Plan ay nangyari. Wow! Kanya-kanya mga highlights ngayon ang ating dalawang kupunan. Paano nangyari dun sa middle lane? Ano na nangyari sa middle lane? Paramihan na recall. Paramihan ng recall. Ang ganda nung nakita natin mula sa AP Brent. Knowing na after nung laban, eh, walang mga ultimates ang blacklist. Si Noobsop nila doon. And actually, siguro nagulat sila na nandun si Sensui with their four-man rotation. Ang ganda ng mga nakuha nilang quality of kills. Malayo-layo pa rin yung kanila kailangan habulin. Ang maganda doon is si Super Marco kasama doon sa laban na yun. So nakakuha siya ng 2-0. Oo. So siya yung win condition coming out from AP Brent. Oo nga, tama ka dyan, Wolf. Kasi kailangan humabol dito ni Super Marco ngayon. Parang sabi na parang nagiging imba ngayon yung ano yung match-up pagdating doon sa Golden. Kasi ang dami na na-farm ni Kel Juan. So 6 minutes ngayon, parang feeling ko nagkakainitan na sa may middle lane yung mga team players eh. Kung kanina yung laban nahintayan eh, eto walang fake dito eh. Ready, set, go! Eto, rekta ang bar eh. Oo, ganun eh. Ready, set, go! Pero pag ikaw si Super Marco, ready, set, woo! Ganun lang. Yung pala yung pinaka-coms niya dito. Oo, yun lang ang para sa eh. Team. Ang ano dito, kailangan marinig ng mga kakampi niya. Oo. Para sure. Kailangan din ng Blacklist International maghanda doon sa mga ganong situation. Nakita natin 2 times ang kanilang setup. Pero may pang setup counter din pala ang AP Brent. O, kailangan dito, ano, as much as possible, available lahat ng mga pwede mong pindutin, mga skills. Ayan na! Okay, nagkakasweep na naman! At ayun na nga, Kyle Tazy with the decimate of the Sinsui. Edward ngayon, sumusubok pumalo, pero may Nether Realm. Unang okay, napakagandang stop. Pero may hila na gagawin. At nahila si Ogwen. Killing spree! Si Super Marco! Flap Tazy na din! Inisa-isa na ng AP Brent! Wow! Ang Blacklist International! Tatlong naman tayo doon at dediretso naman dito sa may turtle pit. Habang si Edward Lilico, paano nangyari? Paano sagutan na nangyari doon? Ultra Instinct mula kay Flap Tazy with that flicker play. Ang dami na final slash. Tapos after nung Netherrealm, nakagulat yung ginawa doon ni Ogwen with the flicker play. Hindi mo expect na mayroon pa siyang flicker nung moment na yon. Pero naging critical dahil nahatak niya doon si Oheb. Very important kills coming out from AP Brent at ngayon, tapos na. Nakuha na nila ang turtle. At panibagong milestone na the Young Goats Goat now ranks 2nd in MPL All-Time Assist Leader na ang uhusan niya na si Haze top lane nga lang. Teka lang daw, sabi ng Blacklist International. Si Flap ngayon ang mapapunish. Humihinga ng paunti-unti ang Blacklist in terms of pagwawi doon sa teamfight. Nakakuha sila ng magandang pick-off. Still, agree ako kay Wolf, yung micro playstyle ng AP Brent. Ito yung mga rason ba't ang dami rin nilang napanalong gold sa microhan. Yep. Oh, tsaka yung Blacklist naman ngayon, humihinga dun sa mga push nila. Ayun sa way top lane, no? Minion pa ang makakasira. Oo. Kaya naman hindi ganun kalaki ang ating kalamangan. Mm-hmm. At meron ng Wind Talker ngayon, si Sensui for his Popol and Koopa. That's right. Yan na yung mga titignan natin later on yung damage output coming from Sensui with BOD plus Windtalker. Oo. Tapos Hasklo plus the Berserkers from Oheb. Ang siguro kulang lang dito sa Blacklist yung talagang biglaan na ulti na pang-ibet. Kasi kung ito kay Edward at kay Rene J, medyo gets mo kung saan magagaling eh. Pero yung nagagawa kasi ni Flap Tazy, talagang napakataas ng impact. Ito yung Arlott na hindi natin i-expect, no? Na mapupunta pala kay Flappy. Kay Flappy boy. Oh, yung ano, yung mga pakulwit. Oh, grabe. Kumulwit si Flap Tazy. Ogwen. Ay, si Ogwen. May vision si Ogwen, by the way. Uy, nagpapag... Ay, ayan. Okay, nakita ni Rene J. Ogwen, ihilain niya pa si Rene J. Hila na. Okay. Hila ulit, pabalik. Yung hilaan. Grabe, triple hila. What a combo para sa AP Brent. Rene J surviving that one. Pero yung tatlong hila, man. Oh, naramdaman mo parang ayaw ka talaga. Parang higaan, ayaw kang paalisin. Apat na hila pala yan kung iisipin mo. Kay si Pew. Si Super Marco lang walang hila pala dyan. Oh, kaya pala patalon yung mga skills din. Pero ngayon na nakikita natin na medyo nagsastruggle pag meron crowd control lang Blacklist International o ba kailangan nilang gawin dito sa Lord Teamfight. Rene J is talking. Walang everyone, flicker. Okay, hinila na namapatay yung Chicho to. Hinila na. Nagkahilaan. Final blow kami para kay Edward. Edward? Dito. Pero ayun, si Super Marco na nasa bandang Gendry. Kinagat ng aso. Pinanatan ni Oheb. At yun na, mararamdaman mo na yung kagat ng aso. Haji ngayon with bola. The first down. Masakit yung aso. May rabies yung aso, mga kaibigan. Yung husky na dala ni Sinsui.
At parang ang play ng Blacklist International para dito is catch the ball. Ibabato ang bola, ngangat-gatin dito ng Husky. Ni Sensui, ka naman makakasira na sila ng Tori dito sa may middle lane. From Chicho Dog to Husky Dog, Sensui, mga kaibigan, naka-max fight yung aso! Parang hindi, mahihirap pa matumipensa dito sa may middle lane. Uy, pero dediretso ang AP Bren! Dediretso, tinatarget nila ngayon si Sensui. Ngayon si Renny J na mumula, umiikot si Renny J. Walang aso ang AP Bren, meron silang Tiger. Pero mas matindi yung ravish ng aso dito. Ang ganda na pinakita nung Blacklist International with their recovery. Alam natin like gusto gawin ng AP Bren yung mga hatak. At ang nangyari is yung AP Bren committing onto Renny J. Understandably, na pwede mong bigyan talaga yung hero na yon. Pero nandun si Edward to follow it up. Ooh! Vintage Agent Zero with the push. Kahit ma-punish, ay, nagamit na yung second. Oh, final sweep. Makakawala ba si Edward? Oh! Hindi na. Finish off ni Super Marco. But that's a tower down. Pero huhulaan ko yung gusto mo sabihin na doon sa sentence mo, Wolf, if ever man na-punish siya, okay lang. Oo. Oh. Kasi middle lane ang nasira niya. Exactly. At yung wave doon sa may gitna. Gusto ng Blacklist International na ma-push. Kung sakaling magkakaroon ng Lord ulit next time, dyan pupunta yung Lord sa ngayon. Kung titingnan natin yung health ng mga Tore, at ito na naman si Ogwen, okay. Paspata ni Renny J. Masakit yung late game burst na meron, yung ano eh, yung Blacklist. Ang ganda sana ng ila dito eh. Oo, kaso. Oo. Nadamay pala yung Husky. Mm-hmm. At nakita mo yung Nether Realm dito, dalawa lang yung kasama, dalawa lang sila. So hindi natulungan si Super Marco doon. At isang agad eh, may stun din kasi agad na instant, halos instant pala yung Popolin Koopa. Pag nakagat ka na nga talaga ng aso. Wala, pag nakagat ka ng aso, dapat mag-ready ka na eh. Parang to sa totoong buhay lang, anong gagawin mo syempre pag nakagat ka ng aso? Ito yung sasabihin, yung aso hindi nangangagat, pero biglang, ganun yung gagawin. Biglang nag-aalit pala. Anong kinakuha mo dito? Ganyan nangyayari. Pero 7-6, ang ating score, look at the items. Masakit na din mga bola dito ni Oheb. Oo. Grabe kasi pala yung DPS na Wolf. Kaya para pagdating sa teamfight, mas gusto ng Blacklist na sila yung pa-usbong or yep. Pa-sugod. And every time na yung ginagawa din kasi dito ni Few is yung Netherrealm, what they need to do is just isolate itong si Few away from his team, of the team. Ay, nako. Nakita sila nung ano. Gusto nilang baragin yung ang... Nito. Oo, nakita yung conceal. AP Bren, naramdaman nila ang bangis ng Rabis. Oo. Naramdaman nila na makatiya Rabis. Kinagat yung Tiger eh. Kaya, ganun talaga yung nangyari. Kaya nag-refocus muna yung AP Bren dito. At dahil natikman na nila or ang Rabis, medyo may tanning na ngayon. Oo. Dahil abot na rin tayo ng late game. Kailangan nilang magpa-injection. Oo. Anti-tetanus tsaka anti-rabies. Ano klaseng injection ba ngayon ang makakasolve? Si Flap. Tsaka yung anti-tetanus ni Hifu. Gaano kakunat ang balat ni Flap Easy? Oo. Para dito sa Husky ni Sensui. Parang yung Husky dito ni Sensui, road to werewolf yata. Okay. Mukhang totoo na yung laban na to. May nakam na gagawin. Worthy coming in. Pero nag-ipit. Zone lang muna. At yung aso yung nakalasit. Sa lahat mo naman ang mga kalasit. Aso pa. May laban na gagawin ngayon ng AB Bren. Pero medyo makating talaga. Nandoon ngayon si Super Marco. Nag-win shot. Super Marco tumatakbo. Inabot ngayon ni Edward. This time lumalamang ang AB Bren. Masyadong mabilis yung Tiger. Yung Tiger. Sa mabilis. What a speed move. Pero nahabol pa rin ni Agent Zero. Nandito pa rin sina Ogwen. Dash in. Andy dash yan. Agent Zero. Edward will survive. Blacklist will take the Lord. Si Super Marco nawala. Dalawa naman sa Blacklist na nawala. At ang call ngayon ng Blacklist International, makilina naman, may Injection Wave! In-injection ni Flap DC at tinusok ni Kyle DC! Okay, meron tayong tatlong casualty para sa Blacklist International sa kay Lord. Is it worth it for the teamfight? Worth it kung economy-wise at, hindi naman matatapos yung laban. So, truth be told, parang ano lang eh. Pares lamang sa naging exchange na yun. Napaka-electric yung nakita nating laban. But obviously, hindi makakatapos ang Blacklist International because of that. May second life. Ang ganda nung Netherrealm ni Few. At saka ni Haji, nag-flicker out siya. Actually, silang dalawa. Oo nga naman. Nag-flicker, tas pasok bigla si Haji gamit yung dash, tapos nag-Netherrealm. Kaya na, medyo nabuhay dun si Oheb. At napasama yung pwesto dito ni Super Marco. Okay, abangan natin ngayon. Ang tanong natin kanina kung worth it, lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon na dahil kakaibang aksyon na pinapakita ng ating dalawang kuponan. At parang talagang IMU ang magkatikip lang eh. Sa totoo lang, hindi ko na nga alam yung nangyayari. Ang alam ko lang,
balugbugan eh. Saka din eh. Yung Torres sa gitna, dun lumamang ang blacklist kasi ang laking bagay nung mid-tower. Oh, ang ganda rin nung ginawa daw ni Rene J. Nakita niya lahat ng members ng AP Brand, inipitan niya agad. At habang nangyari yung communication nila is to burst yung Lord. Hindi na nila sinobrang hatak dun sa side nila. Binigyan na talaga nila yung Lord at i-burst yun gamit yung kanilang ulti dun sa kay Sensui at kay Oheb. Yung bagay dito sa Blacklist International is i-burst down yung mga objectives. Yun yung bagay na hindi magagawa ng AP Brand basta-basta. Ayan na. Speaking of, pag mga ganito magkakakitaan, medyo mararamdaman mo na. Mm-hmm. So, kailangan mo nang mag-burst. Ngayon na na-burst. Si, parang hirap i-burst ni Sensui, no? Meron kasi siyang... May chicho kasi! Oh, ang hirap din naman nga pasukin dito ni Oheb. Kasi friend siya ng may chicho dog. Oo. May husky eh. Alam mo naman sa totoong buhay, pag may kasamang husky, ayaw mong baragin eh. Husky nga yan eh. Oo. Ano yun? Gusto ko basahan na sa sige na nga eh. Ayun na yun pero eh. Tama. Basta hindi na nga agad, beware of the dog. Yun na lang yun. Beware of dogs. Mm-hmm. Yan, tama. Lamang para sa akin ang Blacklist dito, sila ang i-control kasi yung damage output ng burst ay nakita natin. Brand, AP Brand, they need a parang malayer yung skills nila ng tama on the right target on the right time. Tsaka ito, ang, kung more on layering para sa ng AP Brand, sa Blacklist International naman, parang ang gusto talaga nila palikod sa kanila or yung patakbo yung kalaban. So, kailangan nilang maging, kailangan nilang ma-enforce dito na sa kanila ang external na force. Ito na naman. 16 minutes, almost magsa 17 minutes. Magkakaroon ng reset pagdating doon sa my Lord. Uy. At by the way, napakasipag. Ito na yata yung punish mo kayo sa long round. May wrap around. Okay, view. Meron mo siyang natin. Dito na punish siya ngayon ni Edward. Pero pinapanatan ngayon si KDA Machine. Free hit Super Marco ngayon. So, napakagandang out para kay KDA Machine. Pero walang magagawa. Super Marco mapapunish. Ngayon, inaabol si Kyle TC. Yung aso na naman na nakalasit dito ng Lord. Free Lord para side ng Blacklist International. Mag-abol pa si Kyle. Kyle TC, ginugo pa rin. Mag-change target pa siya. Mga hindi. Mortal Coil. Wala nang magagawa ngayon. Ooh. May trap yung Chicho Dog. What a trap. Kaya na-stun si Plop. Pero itutuloy pa rin to ng AB Brand. Madadiretso nga yata dito sa may gitna. At aalis na lang muna disiplina ang pa-iiralin dito ng AB Brand dahil meron nga din namang Lord na mag-umatcha dito sa may middle lane. Mm-hmm. Paano ika-capitalize to? Uy, wait lang. Sakit na rin ni Super Marco. Makate yung second skill combo. Yung mahalag, yung way para makapitalize to, yung split push ni Edward, yung magiging crucial. Oh. Tapos, yung gitna kasi kayang i-oli, yung mga tore, kayang i-oli nung ano eh, nung Chicho Dog. Oo nga eh. Mind you, nung season 10, nung lumabas yung Benedetta ni Edward, ito rin yung parang naging key nila, yung split push. The long lane split push na hinatid ni Edward together with the Husky Dog damage. Blacklist International, unti-unting chino-choke out. Ang AB Brand, pero okay, naku, okay. Mapapunish si Edward dito! Ogwen, may ulti. Ay! Hindi na kailangan! Hindi na nga kailangan! Super Marco with the crucial pick-off! At ngayon si Renji, tumatakbo na! AP Brand! Super Marco! Kung may aso ka, may panther ako! The Black Panther! Kakaibang mga hype na natin nakikita for this game at makikita rin natin for Flop TC. Meron rin dito nga, Dominance Eyes. So ngayon na ganito ang sitwasyon ng ating laban. Sino bang lamang? Wolf? Medyo nailito na kami ni Wolf. Parehas lamang. Ayan, nalito na ako. Parehas lugi. Parehas lamang. Kasi nga may Chicho Dog, may Husky, tas may Black Panther. May Black Panther si Wakanda man yan eh. Tsaka may Lipian Boy. Oo nga. Tama. May Lipian Boy. May biruin mo, na-outplay niya yung Benedetta. Ganon katindi si Super Marco. Kasi ang malakas yung Benedetta kapag may stun yung kalaban. Oh. Yung Black Panther, wala. Tatalon lang yan eh. Tumakbo lang. Tsaka may leap. Lumip lang si Super Marco, lilip yan boy. Tsaka may pana, lip pana. Ina yun eh. Ito, ilista mo na. Ilista mo na. Nililista niya na nga din kung anong mga nangyayari. At tayo dyan ito, tama ang sinabi natin mga kasama. Biruin mo, ang daming nangyari doon sa bottom lane. Narinig ko si Super Marco, sinabi niya lang, woo! Oo nga. At hindi. Para yun yung go signal niya. Pero abangan natin kung anong gagawin dito ng Blacklist International. Mm-hmm. Sila pa rin naman lamang dahil nakasira nga sila ng Torre dito sa way mid lane. Pero parang... Yun na yung ano eh, Edward specialty na yun eh. Nakaangat na rin kasi wing and wave ng AP Brand. Oh. Pero kung long lane lang din, mas ano nga dito, mas Benedetta malikot talaga. Ang Benedetta talaga. Ang hirap abulin, pero yun pala yung way. Kasi mabilis talaga maglakad yung isang, well, may Black Panther kasi siya. Mabilis siya, tapos may sprint pa. Hindi kanya kailangan yung Black sprint Panther. Eh. Wala na, Black Panther ang pinili niya kaysa yung Ducati skill. Oh. Mas mabilis kasi yung Black Panther eh.
Tama. Isipin mo. At saka pag Ducati, kailangan pa ng gas. Sabagay, sabagay. Kaya energy lang. Tsaka isipin mo, handa sila dun sa Edward Specialty. Oo. Kasi season 7, kung di ako nagkakamali, ito yung Benedetta Edward Specialty. Season 10, ito din yung nagpanalo sila ng championship. Tama. Oo nga pala, kaya din siya tinawag na Edward Scissorhands. Oo. Kasi malakas mag-cut. Oh, grabe mag-cut. Ayun, ginagawa niya. Bilis, grabe siya mag-cut. Grabe din siya mag-push. Kaso, the German cut. Wino lang ni Super Marco eh. Tinalunan lang ni Super Marco. Ito na naman si Agent Zero ha. Sneaky cut. Parang pwede niya yan. Hindi. Akala ko pwede niya i-dive sa may bottom lane. Uy. Yata magandang biniburst ng AP Bren. Mga kalahat yun na yung buhay, by the way, nakatago ni Sisi Tsui, the rest of the players, the Blacklist International. Teka lang, saglit, nawala yung screen, pero ayun, Violet Storm! Oh! Double hila! Killing spree si Super Marco! Pero mag-counter go dito this time, a Blacklist International, mga wala na mula doon ngayon, sila Rally J, sino makakuha ng Lord Libre lang para kay Kyle Dizzy, susubok si Edward dito, tatlo na last side ng Blacklist International, at ngayon, sinusubukan na lang ni Edward lahat. Grabe! Tumatak mo si Rally J, at mag-burst stage sa debut, Edward running for his life. Takbo, Edward, takbo. Hinahabol ngayon ni Kyle. Sumisigaw ang AB Brand ngayon at tapusin. And double pa ang laban na to. Mukhang ito na yata ang inaantay. Meron pang bit-bit dito. Mukhang ito na yata. Pero dito pa rin. So, nagbabalik ka tayo sa ating laban na pwede kamatok dito sa may middle lane again. Agent Zero lang ang nandito para dumepensa. 10 seconds para kay Haji. Kakayanin pa ang depensa. AB Brand, they want to finish the story. Final blow coming in from Edward. Pero masyado na ang masakit. And from mas pinaslakas, ang pinalakas! AP Bren! Ang kampiyon sa EPL Philippines!